Jesus. Oh, we thank you, Lord. Lord, we thank you. Because 2,000 years ago, Lord, when you opened the grave, when you left the grave empty, you opened doors for us, oh God. Marami pong salamat because of that breakthrough. Breakthrough upon death, or breakthrough over death. We can claim the breakthrough in our lives. Come on, church, let's clap our hands for Jesus. It is because of the breakthrough of Jesus over death. That's why we can claim the breakthrough in our lives. Thank you, Jesus. A promise and it won't stop now.
ever before. Your presence, we want you more than anything is else. An open door. So come now, Lord. Mercy for the last. Like never before. Your presence is an open door. Jesus. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, be praised, God. I pray, Lord, that when you look down on us from heaven, you will see hearts that are worshiping you. You will see hearts that are desperate, hearts that are longing for you, O God. Be praised, Lord. Be praised in our midst. In this place, sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon, be exalted, God, because you are worthy. Hallelujah, Jesus. Jesus, hallelujah, God.
exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as Lord, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted. Jesus, all attention unto Him, all glory unto Him, because He is worthy. Oh, worthy, worthy is Your name, Jesus. Lord, for all that You've done, You are worthy. You deserve all the praise. Oh, worthy is Your name, Jesus. Worthy is Your name, Jesus.
Jesus, Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O God. Hallelujah. You are holy. You are worthy, Lord. You are good. You are so great. You are sovereign, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang kataas-taasang Diyos. Ikaw ang kabanal-banalang Diyos. Salamat po, Panginoon. Because despite that, Lord, you have chosen to give us love. You have chosen to show us grace, Lord, kahit hindi kami karapat-dapat sa presensya mo. And for the rest of our lives, I pray, Lord, that there never be a day na hindi ka namin pupurihin. Let there never be a day na hindi ka namin hahanapin, Panginoon. Wala kang katulad, O God. Lord, thank you. Thank you so much. Come on, let's utter to Him yung ating pong pasasalamat. In your own words, come on. Let's thank Him. Praise Him for who He is. Praise Him for what He has done. Thank you, Jesus, for showing us love. Thank you for staying faithful. Thank you, God. You are worthy. You are worthy to be praised, Lord. When we run out of strength, Lord, you strengthen us, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. As you look into our hearts, Lord, yun po yung prayer ko, Panginoon. May you see our hearts desperate. May you see our hearts longing for you alone, because you alone can satisfy. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. You can just give Him the best clap offering, for He deserves it. Come on. Our feet and to the seventh second praise. Horizon Gems, are you ready? As we welcome Pastor Jun Makuha. Po, sige, tuloy natin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's shout amen. Thank you, Lord, for today. This is the day that you have made, and we have to rejoice and be glad in it. Lord, your people are gathered here because this is the day that you have allowed each and every one of us to worship you as a people, as a family, as a church. Itong Sunday na to, Panginoon, kaninang umaga, meron pong mga nagdiwang na, meron na pong nag-attend ng church. And now, this afternoon, I pray that as you have blessed, Lord God, yung congregation kaninang umaga, the same blessing, Lord God, kung hindi man mas higit pa, Panginoon, today. Prepare our hearts, Lord, prepare our minds, prepare, Lord God, ang bawat isa sa amin, and move in a mighty way. Speak to us, Lord God, the way you want, Lord, to speak.
and reveal yourself mighty and powerful, faithful, gracious and loving in our midst, O God. Bless your servant as I share your word, Panginoon, and allow each and every one of us to be good soil ang aming mga puso para doon po maitanim, O Diyos, doon po maipunla, doon, O Diyos, mo payagan na lumago at magbunga ang iyong mga salita para sa iyong kapurihan lang, Panginoon. Baguhin mo kami upang maging ayon kami sa iyong wangis, O Diyos, at maging kalugod-lugod ang buhay namin at mapapapurihan walang iba kundi ikaw lamang. Lord, receive the highest praise and thanksgiving. This we pray and ask in Jesus' name. Everybody will say, Amen, Amen, and Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Good afternoon sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa praise and worship, highest praise. Salamat sa napaka-powerful at napaka-evident ng presence ng Panginoon sa ating kalagitnaan today. And hindi na po natin papatagalin, no? Share ko po sa inyo ang salita ng Diyos, and ang message po natin ngayon is when mothers mourn. Hindi po natin ma-estimate, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, mga Horizon Champs, ano po yung power ng iyak ng isang magulang. Okay? So kung hindi nyo po nare-realize, no? Ang bawat isa po sa atin ay nandirito dahil sa may mga umiyak para sa atin. Amen po ba tayo dyan? Either umiyak na magulang mo dahil sa, for whatever reason na iniyak ang kanya para, you know, tayo po ay may panganak, okay? Nung tayo po ay pinanganak, iniyakan niya tayo nung lumalaki pa lang tayo na sana maging mabuti tayo. Somewhere along the way, ako naging pasaway din po ako. So iniiyak po ako ng aking mga magulang. Or mga iba po sa atin, lalo na po sa mga maging nasa online audience po tayo. Baka hindi po nanay at tatay yung umiyak sa inyo, Byron, may mga nag-invite sa inyo, may mga nagtawag sa inyo na ini-register kayo, mga nag-pray para sa inyo para maging part ng Horizon, para umattend kayo, para dumalo po kayo. At matagal nyong, maraming beses, tagal nyo po na sumagot, hindi po tayo ganun na nagre-reply, pero nagtyaga po sila. And then eventually, yun nga, nakadalo po kayo at no, naging tuloy-tuloy, kaya nandito po ang mga iba po sa inyo. Okay? So, i-appreciate po natin yan, i-recognize po natin yan, huwag po natin i-take that for granted because you are here, we are here because someone prayed for us, someone cried for us, someone fought for us, okay, sa mga battle ng kanilang mga needs and everything. So, napakahalaga po na ma-recognize natin, ma-realize natin na mahalaga pala po ito. When mothers mourn. When mothers mourn, bakit nga ba nagluluksa, umiiyak, tumatangis ang mga nanay po natin? Okay? Pag pinag-usapan yung word na mourn, karamihan sa atin, pumapasok sa isipan po natin yung namatayan. Tama? Namatayan. Yes, ang message po natin ngayon ay Christmas, pero pag-usapan po natin yung when mothers mourn. Pag pinag-usapan po ang Christmas, ano po dapat ang Christmas? Masaya o malungkot? Okay. Anong pagpipiliin ko kayo itong 2021 kasi nung 2020 tsaka 2020 na lang. Yung Christmas nung 2020, may mga nagdiwang ba sa inyo na masayang Christmas? Oo naman, Pastor, masaya, pero hindi ganun kasaysaya ng mga nakaraan. Baka pwedeng itong 2021, pwedeng malungkot, pwedeng masaya. Kung pagpipiliin kayo, masaya o malungkot ang gusto ninyo? Masaya. Pero alam nyo ba na kahit anong gusto mong maging masaya, minsan hindi natin maiwasan, may Pasko na malungkot. Tama? Baka hindi natin alam, baka kahit ngayon pa lang may mga nagluksa na kasi may namatayan. Meron lang po kami ni Coach Gino na napunta na isa sa mga, nandiyan po ba si, wala no, hindi niya dala yung jacket ko. Okay, nakarang araw lang, siguro couple of days, namatayan po siya ng nanay. December tapos namatayan ng nanay. Siyempre hindi natin maiwasan, wala namang pinipili, December, January, February. Ay, mamamatay ako pag December ha, wala namang ganun, mamamatay ako. Pero, ang sinasabi lang natin is, supposed to be ang Christmas eh masaya. Kasi sabi po sa Matthew, di ba, I bring you good news of great joy. Great joy, pero parang mukha natin eh parang masaya ba yung ganyan? Okay. Eh may mga ganun po. Kaya, pero kung gusto natin ng masaya, matutunan din po nating tanggapin na pag hindi naging ganun kasaya, paano pa po tayo tumugon kapag malungkot ang darating na Pasko? We hope and pray, no, na itong Christmas na to mas masaya kaysa mga nagdaan. Pero what if? What if? Okay? So, sabi ko kanina, when mothers mourn, they mourn and cry kasi nawalan sila ng mahal sa buhay. They mourn and cry, sometimes may mga iba't ibang mga dahilan.
parang nawala. Okay? Yung may isa akong nabasang quotation at sabi niya ganito. Death leaves a hurt, heartache no one can heal. But love leaves a memory no one can steal. Pag namatayan ang isang tao, nagiiwan po siya ng sakit, sugat, malalim na pasakit sa kanyang puso na minsan ang pananaw na nila, wala na kahit sino pa makapagpapagaling o makapagpapahilom ng kanilang sugat. Yan po ang pananaw ng mundo. Pero pag ang tao may Kristo at merong Diyos sa kanyang puso, kahit pa death na nag-iwan ng malalim at masakit na sugat, kayang pagalingin ng Panginoon. Amen po ba tayo dyan? Sabi niya dito, love lives a memory no one can steal. Okay? Yung love ni God, lamang dapat. Okay? Pero kung ordinaryong love lang, totoo, meron bang memories na magaganda, pero hindi man manakaw, pero alam niyo yung mga memories na yon, kung minsan, pwede rin yung yan, magdala din po ng sugat. Pag nasaktan ka na, uli, meron ang love na nag-iwan ng magandang memories. Boyfriend mo, kunwari, Ate Jamie, nag-iwan ng magagandang memories. O love lives a memory no one can steal, hindi lang mananaw. Pero kapag nasaktan ka na niya, yung memories na yun ba, aalalahan mo pa rin? Siguro kakalimutan mo na. So, itong quotation na to, pwedeng pananaw ng mundo. Pero gusto ko pong baguhin, mga kapatid, at tingnan natin, salain po natin yan sa salita ng Diyos na, if death leaves a heartache no one can heal, and love leaves a memory no one can steal, pananaw ng mundo, tingnan po natin na, yung death na mag-iwan man ng heartache na hindi dapat no one can heal. No human, perhaps, possibility, walang taong makapagpapagaling, pero ang Diyos, kaya niya po itong paghilumin at pagalingin. Amen po ba tayo dyan? Okay? So, ako kasi, naalala ko po na kung naranasan ko yung sinasabi ko na, hindi ko natin na-underestimate yung power ng mourning or ng prayer, crying or cry ng mga magulang po natin. Ang nanay ko po, kung hindi niyo po natatanong, ito pong nanay ko. Okay? Maniwala po kayo, nanay ko po yan. Okay? Parang yung iba kasi nakita, ha? Oh, parang ayaw maniwala. Maniwala po kayo, nagsisinungaling po ako. Okay? So, ang nanay ko po, bago po siya mag-asawa at bago po siya manganak, meron na po siyang sakit sa puso. At meron po siyang sakit sa puso na ang degree ng kanyang sakit sa puso, bawal siyang mag-asawa at bawal po siyang manganak. Kasi pag manganak daw siya, kung mag-asawa pwede, okay? Ibang sakit ng puso kasi yun eh, okay? So, pero yung sakit sa puso na nung pag nanganak daw siya, mamamatay siya dahil dun sa kanyang sakit sa puso. So, siguro ang nakwento niya lang is, dalaga pa lang daw siya, umiiyak na siya, paano na yun? Gusto niyang magkaasawa, gusto niyang magkaanak, ganyan. And yun, nagbakasakali po siya, na nakipagsapalaran, ika nga, okay? So, nag-asawa po siya, and then nung ipinanganak po ako, umiyak talaga siya, as in literal na umiyak. Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? O, kasi nakita niya, ha, ito yung anak ko, kamukha ng tatay. Yun, hindi po. Natuwa lang siya dahil kung bawal manganak, nakapanganak po siya at nakasurvive na siya. At ang totoo po, is tatlo pa po kaming ipinanganak niya bago po siya namatay. Dalawang gwapo, isang pa maganda, okay? Hindi pa maganda, okay? So, hindi, isang gwapo, isang mabait, at saka isang maganda pala, yun na lang. Okay? Yung bunso namin ang gwapo, yung kapatid kong babae na gitna, yun po yung maganda. Yung panganay, yun na lang yung mabait, okay? Kung ayaw nyo po ng dalawang gwapo, okay? Pero iniyak po ng nanay ko po yan, at nung kinekwento niya po yun, na-appreciate ko po na nakipagsapalan siya, nagbakasakali po siya, na kahit na alam niyang ma-endanger ang kanyang buhay, she still decided and chosen to give birth to 3 children. In fact, may pang-apat po kami, nagka-ectopic pregnancy po siya, yung nabuntis po siya sa labas, at yun, hindi na po natuloy na pang-apat na kapatid po namin. So, kayo pong mga magulang, mga nanay na, at maging mga tatay, naiintindihan po nila siguro po ito. Pero sa mga dalaga at mga binata, medyo hindi po natin ma-appreciate pa masyado. Pero gusto ko po na maintindihan natin na whether you are a mother or a father or a student or a single or a daughter, a son, tingnan po natin ang message ng Panginoon para po sa pag-usapan natin. When you mourn and cry, what do you cry for? Kung payagan ka ni Lord na mapaluha ka, mapaiyak ka, magluksa ka,
Do you waste your tears on nonsense things? Or will you choose to cry and mourn on matters that really matter? Kasi meron pong mga iba, pag-iyak at pag-tangis at pag-mourn na hindi natin sinasabi, hindi natin pinili. Basta bibigla na lang darating, tama? Pero kung pagpipiliin ka kung kailan ka, ano at saan ka iiyak, ano yung mga iiyakan mo at ano yung mga ipagluluksa natin in that sense. Sa kwento na pag-usapan po natin, gusto ko po na itong pre-Christmas message po natin, alam niyo po ba na kahit malungkot o masaya, dapat ang ending palagi, masaya at nagre-rejoice tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kasi po gusto kong i-share sa inyo, alam niyo sa Old Testament, meron na pong Pasko. Sabi nga natin sabay-sabay, Pasko. Okay. Sa Old Testament, sa Genesis pa lang, meron na po agad Pasko na message. Okay, share ko po sa inyo ha. Sa Genesis chapter 3 verse 16, meron po siyang ipinangako ang Diyos na gospel message na. Kaso, bago ko po i-share sa inyo yan, ganito po ang kwento, bago niya nasabi po yon. Sa 3 verse 16 ng Genesis, ito po yung nangyari. Nagkasala si Adan at si Eva, kumain po sila ng bunga ng prutas na pinagbabawal ng Diyos. Alam niyo yung kwento, tama? Tama o tatamaan? Ay, tama na, okay. Nagbibiro lang po ako. Okay, so, tama. Nung sila po'y nagkasala, hinanap niya po si Adan at sabi niya, "Where are you?" Eh, nagtago po sila. Okay, tapos sa, "We hid because we were ashamed. We were afraid. I should rather say, we were afraid." Sabi niya, "Did you eat of the fruit that I have told you not to eat?" Tinuro ni Adam si, sinong tinuro? Si Eva. Si Eva naman, "Oh, what did you do?" Guilty na si Eva. Tinuro niya po si serpent. Okay? So yan. Tapos, nag-curse si God sa serpent. Kinurse niya po yung serpent. Okay? So, yun po yung kwento. Pero yung baba, yung woman, si Eve, hindi niya po siya kinurse. Pero itong sinabi niya, "To the woman, he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children." So, hindi ko po, yung sinasabi ko na, bakit umiyak ang nanay, ay hindi dahil sa, ay nakita niyo anak niya kasi kamukha ng tatay. Hindi po, pagwapo naman yung tatay, di tuwan-tuwa siya, di ba? Okay, hindi. Bakit umiyak ang nanay? Kasi po, pag manganak ang nanay, masakit talaga ang manganak. Tama po ba nanay, saan masakit pong, ay hindi, cesarean yata si nanay. Masakit sa bulsa? Lahat? Masakit din yung cesarean? Oo naman. Oh, hindi, sa bulsa yata masakit din siya kasi hihiwain ka yata eh. Pero may at least may anesthesia. Okay. After mas masakit na 'yon. Okay. Hindi po walang sakit ang panganganak before na may fall. Ang marami kasing nagsasabi, ang akala nila sakalang po na parusahan ang babae na masakit ang panganganak nung nagkasala na sila. Hindi po. Siguro meron na talagang sakit whether nag-fall sila o hindi, kasi natural na manganak. Ang nakalagay po dito, "I will surely multiply." Sabi nga lang, sabay-sabay, multiply. Oh, meron na po sakit. Madadagdagan lang. Grabe. Siguro ang sakit noon, 25% lang Ate Joan. Yung tolerable ba? Aray, kaya. Pero nung nagkasala na, oh, ito po ang consequence ng sin at ng fall ni Adam and Eve. Especially sa mga babae. Oh, kaya ang mga babae, huwag kayong matakot na manganak ha. Masakit daw manganak kasi hindi ko pa naranasan eh. Okay, kahit na medyo parang, alam nyo na. Pero, kaya naman as in kaya kasi tutulungan tayo ng Panginoon. Sabi niya, "In pain you shall bring forth children." Okay? Pero, nung ibinigay ni God itong parang consequence of verdict niya sa mga kababaihan, meron po siyang napagandang promise before ng 16. Okay, anong verse ang verse 6, bago mag-verse 16? Ang galing sa mathematics. Okay. Okay, very good, children. Okay, ito po ang nakalagay. "I will put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise her heel." Ito pong verse na ito, mga kapatid, ay passage sa Bible na Old Testament pa lang meron ng Christmas message. Meron na pong Pasko, meron na pong gospel na si God, pinangako niya na merong Christ, meron pong Kristo, meron pong magiging tagapagligtas. Paliwanag ko ng konti, itong tinatawag nila ng mga theologian at technical na proto-evangelium na sa lumang tipan pa lang, hindi po sa New Testament, na meron lang gospel message. Sabi niya sa serpent,
Ang kinurse niya yung serpent, sabi niya, dahil ikaw, sabi niya sa serpent, dahil sa ginawa mo, sabi niya, cursed are you among livestock. Ikaw ang pinakasumpa sa lahat ng mga hayop. Okay? Sabi niya, gagapang ka, with your belly you're gonna crawl and you're gonna eat dust all the days of your life. Sa kanya sinabi, I will put enmity. Maglalagay ako ng pag-aaway or ng conflict between you and the woman, si Eve. Ikaw at ang babae. At ng iyong offspring or seed or child or children, mga anak, supling, and her offspring. Tapos sabi niya, he shall bruise your head. He will crush your head. Aapakan niya, dudurugin niya ang iyong ulo, bagamat ikaw sasaktan mo lang o tutuklawin mo lang, kaagatin mo lang ang kanyang sakong. Okay, ano ang mas fatal? Ano ang mas delikado? Maapakan ang ulo o makagat ang sakong? Di ba mas fatal yung ulo pag nadurog, tama? Kasi pag ulo nang naapakan, oh, wag lang naman tong ulo na to. Kaya ako nag-helmet palagi pag nagmumotor ako eh, di ba? Okay, so apakan. Yan po, pinapangako na ikaw, Satan, sasaktan mo siya, referring to the crucifixion ni Jesus Christ sa cross ng Calvary, pero magre-resurrect po siya. So, parang nasaktan lang. Pero siya, the death of Jesus Christ on the cross of Calvary will gonna make Satan be cast totally sa hell forever and ever. Yan po ang kanyang magiging destiny at destination. Okay? So, sabi niya, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa ng pagkapuot sa isa't isa at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Okay? So may pag-aaway between them. So pag-usapan po natin dito, when mothers mourn, si Eve, at meron akong kwentong dalawang nanay na umiyak, umiiyak, nagnangis, nagmourn for certain reasons. And I hope and I pray na mangusap po sa atin dito at magpakita sa atin ng message na anuman ang ating pong papasukin at pagdaan ng Christmas situation, maaring may mga kalungkutan, may mga problema, may mga bigatin, the Lord will gonna show a message that will help us respond to our situation right at this moment or sa ating pong pinagdaraanan na panahon. Okay? So, nung sinabi niya ito sa serpent, the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock, above all beasts of the field, and on your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. Okay, let me share with you two mothers na hindi siya ganun ka-popular related sa Christmas, pero I'm sure na maintindihan nyo na sila po ay kabahagi ng Christmas. Unang-una, when mothers mourn, when mothers cry, they cry about their home. Pag ang mga nanay ay umiiyak, nananangis, pag ang nanay ay nagluluksa, hindi lang sila nagluluksa dahil namatayan po sila. May mga iniiyakan sila, meron silang pinagluluksaan na mga mahalagang bagay. At sana ganun din po tayo. Let us not waste our tears, let us not waste our mourning to something na walang kabuluhan. Pero siya po, itong kwento po natin, gusto kong pag-usapan natin si Eve at ang kanyang mga luha. That day in and outside the Garden of Eden. Okay? Unang-una, gusto ko pong share sa atin is, ang unang iniyakan po, siyempre, nung nanganak po siya, iniyakan niya po dahil masakit na ipanganak niya si Cain. Sabihin nga natin sabay-sabay, Cain. Yan ang una, ang firstborn po ni Eva. Okay? Nung ipinanganak si Cain, ito po ang mababasa po natin. She was able to cry with faith. Bakit? Kasi po, tandang-tanda ni Eva yung promise ng Panginoon sa kanya, Genesis chapter 3 verse 15. Yes, tumayo siya sa harapan ng Diyos na feeling niya condemned siya. Yes, feeling niya siya po ay may binigay na verdict sa kanya. Na imagine niyo po, dahil sa kanya, nasisi po siya, or nasisi, hindi talaga nasisi. Siya ang dahilan kung bakit lahat tayo ang sangkatauhan ay nadamay sa kasalanan. Okay, nagigets niyo po yun, di ba? Na-imagine mo na yun, Jamie, na yung lahat ng J3G ka, di ba, tama? O dahil sa'yo lahat nadamay yung mga kapatid mo, tapos magagal, o hindi naman nagagal si Pastor Ragaray, no? Pero lahat sila nadamay dahil sa, kunwari lang, quote-unquote palpak mo. Di ba masakit po yun?
Di ba parang mahiya kan, baka hindi ka na umattend mamaya ng kuhan, ay ng life group ninyo or ng gathering ninyo. Kasi ikaw nga nasisi, di ba? Ganun po ang pakiramdam marahil ni Eva nung umarap siya sa harapan ng Panginoon. Nung siya po ay kinonfronta ng Diyos. Pero hindi po siya nakarinig ni minsan ng words of condemnation. Di siya nakaramdam ng spirit of judgment. Bakit? Kasi never nag-iwan ang bakas ang Panginoon ng judgment at ng condemnation. May verdict, yes. Kasi justice ni God po yun eh. Pero anong agad ang sinabi niya? Sinabi niya yun ha, nandun yung kanyang, I will multiply your childbearing pain, so on and so forth. Okay? Pero, right there and then, after that, sinabi niya, I will put an enmity between you and man, before pang actually, and your offspring versus your offspring. Tapos, yun nga yung mangyari na meron ng redemption at meron ng pangako ng kaligtasan. Kaya nung nanganak po si Eva at ang unang anak niya, si Cain, it was a cry of pain. Bakit ko nasabi? Adam knew Eve his wife and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. Nung nagkaanak po siya, pinangalanan niya ng Cain at ang ibig sabihin ng Cain, the Lord brought forth, I have received, something like that. So it was a cry of faith na ito, sa feeling niya, ito na yung pangako ng Diyos na tutupad dun sa pagkatubos niya dahil sa kanyang pagkakamal at kanyang kasalanan. Pero so sad to say, na alam natin ang kwento ni Cain. Alam niyo po ba yung kwento ni Cain? Siya po ay may kapatid, ang pangalan niya Abel, at pareho po silang naturuan paano maghandog sa Diyos. Pero nung naghandog na po si Cain, ang handog niya hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. At dahil doon, nakita niya na mas katanggap-tanggap yung handog ng kanyang kapatid ni Abel, nainggit siya, nagselo siya, nagdamdam siya, imbis na gumawa ng mas mabuti, nakaisip siya ng masama, niyaya niya ang kanyang kapatid, pinatay niya si Abel, at dahil doon, nagkasala siya ng murder. So nakita dito ni Eva, yung cry of faith niya, na nagpasalamat siya na, wow, thank you Lord, itong blessing na to. Thank you Lord, turuan mo ako paano ko palakihin ng mabuti at maayos tong anak ko. Pinalaki niya naman, naman, naturuan naman. Kaya lang nung malaki na po, may sarili siyang desisyon, ginawa niya yung paghandog na sa sarili niyang paraan. Nagigets niyo po ako? Pero yung cry of faith niya before when he was yet a child, now became a cry or a mourning of frustration because Cain became a murderer from being an ordinary worshiper before the Lord. Si Cain. So he wasn't the heir of the promise. So sad ang nangyari, si Eva, she lost this son to deportation. Dahil dyan, pinalayas po si Abel. Si Cain, at dinala po sa malayong lugar dahil sa kanyang kasalanan. Kasi dahil sa pinatay niyan, maraming pwedeng maghanap sa kanya na ipaghiganti ang pagpatay niya sa kanyang sariling kapatid na maaring kamag-anak nila or sino pa man. At dahil dyan, magiging matindi rin ang parusa nila pag siya po ay napatay nila. Kaya protection din ni God yan at inilayo po siya. Pero imagine niyo po ang feeling ng isang nanay, isang mahal sa buhay na nawalay ang iyong anak, nawalay ang iyong kamag-anak ng malayo dahil doon, deportation. Pag meron tayong mga naalala na mahal natin sa buhay na parang nawalay at napakalayo, hindi na natin makita dahil maaring naglayas o nagpunta sa malayong lugar, hindi na natin. Diba, masakit din po yun. Para sa kanya, it was a cry of frustration this time. A cry of faith is an expression on the side ni Eve of total dependence on God on how to raise up a child. Sana yung panalangin. Pero ang nangyari nga, naging cry of frustration na this time. Okay? Yung pangalawa po is si Abel. Si Abel, iniyakan din po yan ni Nanay Eva. For what reason? Okay? So, ang iyak niya dito, siyempre namatay. Alam nga naman, ay, yung anak ko namatay, yay! Walang ganon. Sure ako, umiyak po yan. Pero this time, a cry of faith. Yung tadhana, naitakda. Tadhana, kapalaran. Parang napakabata, too young to go, too young to die for such a good person. Bakit ko nasabing good person? Actually, sa Bible, si Abel was considered a righteous man. Sabi natin, sabay-sabay, righteous man. So righteous man po siya. Righteous siya.
pero pinatay. So parang ang picture po dito, bless ni God si Adam at si Eve ng dalawang anak. Isang Cain na sana maging righteous, pero so sad naging unrighteous. Okay? And on the other hand, may isa po siyang anak pa, si Abel, na siya po ang dapat na mag-umpisa at magpapatuloy ng righteous na line. Mabait, mabuti, maayos, maka-Diyos. Kasi dahil lang sa kanyang paghandog, makikita natin. Tama po ba ako? Nagkaintindihan tayo? Pero ito po, napalayas yung anak. Eve lost her child to deportation. The second son was lost because of death. Nawala po. Pero alam niyo po ba, nakakapansin-pansin, sa Bible, sa Genesis chapter 4, may meaning ang pangalan ni Cain. Pero si Abel, walang meaning ang pangalan. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa aking pagtutuklas, nakita ko po na meron palang hidden or secret na meaning na ugnay or related sa kanyang destiny. Kasi ang meaning po ng kanyang pangalan, if you let me share with you, is ang meaning ng kanyang pangalan is breath or parang passing, a very short period of time. So parang connected sa kanyang destiny o kanyang kapalaran at kanyang naging tadhana na napakabata para mamatay kasi pinatay siya ng kanyang kapatid. Short. Short time. Life is short. A very short period of time. At yun po ang nangyari sa kanya. Okay? Kung papansinin po natin, again, she bore his brother Abel. Walang meaning. Pero yung pala meaning ng kanyang pangalan, Hebel, is parang in vain, napaka-short, parang in passing lang, napakabilis ng pangyayari. Yan po ang ibig sabihin ng buhay. Anong pangalan ni Abel. So he lived just a short period of time and Eve lost her son to death. Kaya yung iyak po ni ang pagluluksa at pag-iyak at pagtangis at pag-mourn ni Eve, it was a cry of grief, not only for a dead son, but also for the deported and the despairing son na si Cain. Imagine nyo po. Hindi ko nga ma-imagine kung ano yung nararamdaman ni Eve noon. Kung ngayong panahon at may mamatayan na mga tao at mga magulang, kahit papaano, meron na po tayong mga source of comfort na ibang tao. Kasi meron ng mga tao na have been there and done that. Di ba? Or nakaranas na. Imagine nyo si Eve, walang president, di ba? Wala pang tao na nagluksa, nauna sa kanya para, ay, kaya mo yan. O, di ba? O, wala eh. Paano kaya siya nag-cope up? Paano kaya siya nag-move on? Hindi natin alam. Pero that's how deep her cries were. Yung kanyang iyak, yung kanyang mourning, imagine mo, pareho mong anak na wala. Na-enjoy niya. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang buhay nila during that time, kung kailang taon sila bago nangyari po yan. Ha? We do not know. Pero no matter how short or how long, still painful para sa isang tao ang merong isang mahal sa buhay na mawalay. Mapalayo kahit buhay, pero hindi mo naman mahawakan, hindi mo naman mayakap, hindi mo naman makita. Buti pa ngayon at meron tayong Facebook online, di ba? Okay. E noon, meron pa, wala. Mula noon, wala. Alam niyo kung bakit si Satan ganun talaga. Oh, listen very carefully. Si Satan po kasi ganito. Si Satan, ang kanya pong madalas na ginagawa, papatayin niya, nanakawin niya, at sisirain niya anuman ang meron po tayo. Yan talaga ang pakanan ng kaaway. Lahat gagawin niyang paraan para patayin. Sabi natin sabay-sabay, patayin! Oh, kaya pinatay niya si Cain, si Abel. Kasi righteous line eh. Akala ni Satanas, oh, di ba? Mapuputol niya yung mamamatuwid na lahi. Oh, yun ang ginawa niya. Si Satan gagawin ang lahat ng bagay para patayin ang mga plano ng Diyos, ang tao, ang mabuting kinabukasan. Pag hindi niya magawang patayin, gagawa siya ng second strategy, yung nakawin. Nanakawin niya po. Tingnan niyo, ninakaw niya yung presence at ng enjoyment ng family at pinalayas si Cain. Okay? Pag hindi niya po napatay, hindi niya nanakaw at least. Kasi pag napatay at nanakaw, at least wala sa'yo. Yun ang kay Satan eh. Pero, kung hindi niya mapatay at hindi niya manakaw, Pastora Miles, sisirain niya. Nasa iyo nga, pero sira. What would you do with something that is broken? What would you do with something that is distorted? What would you do with something that is broken? Di ba? Yes, nandyan nga, pero sira naman. Alam niyang galing talaga ng kaaway
ng ganyan. Pero buti na lang ang John chapter 10, hindi lang nandun na, the devil came to kill, to steal, and to destroy. But may sa second part ng verse, he came that you might have life and have it more abundantly. Bigyan tayo ng buhay ng masaya, ganap, at kasiyasiya. Purihin ng Diyos. Amen po ba tayo dyan? Yan po ang ating Diyos. Mga online viewers natin, mga VIPs natin, mga nasa online, mga kapatid, mga champions, yan po ang gusto ng Diyos na maintindihan po natin. Na kung nakawin man ng kaaway, sirain man ng kaaway, patayin man ng kaaway, believe that God can resurrect something na pinatay ng kaaway. May mga bagay na God can. Hindi palagi God will, and God must, and God should. He can, yes, pero siyempre nasa disposition ni God yan. Sovereignty ng God po yan. Okay? Pero tingnan po natin yung pangatlong bahagi na pinagtatangisan, pinagmumunan, pinagluluhan, pinag-iiyakan ni Eve. She lost her first son to deportation. She lost her second son to death. So akala ng kaaway, nagtagumpay na po siya. Pero wait, there's more. There's something that God really wants us to really understand here. Nung natapos na po na na-deport si Cain, namatay na po si Abel, malungkot na tahanan. Imagine, malungkot na tahanan. Adam and Eve uli. And with the animals. Siguro may mga anak na rin po sila. And so on. Pero imagine mo yung dalawang anak na to na lalaki. Wala. Pero the Lord granted them another blessing in the person of Seth. Hindi po to si Seth Kerwia, Seth A. Cry for the future. Hindi. Okay? So ito naman po ay iyak at pagtangis ni Eva for the future. It's a vision. Okay? Bakit? Because ang meaning ng pangalan ni Seth is he appointed. God has granted me another child in place of Abel since Cain killed him. Adam knew his wife again and she bore a son called his name Seth. For she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel or Cain. Because Cain killed him. So, dito, this time around, nabuhayan ng pag-asa po si Eva. Nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Nawala yung kanyang anak, nakala niya ito na dati, matutupad yung Genesis 3:15 siguro, baka nasa puso't isipan niya, baka lang. Naging salbahe pala, hindi siya magiging katuparan ng heir of promise. Si Abel, matuwid nga, pero all of a sudden, gone too soon, wala na. Pero nag-antay siya. Maaring before, after ng death ng kanyang anak at ng pagluwalay ng kanyang anak, before maipanganak si Seth, pray ng pray. Iyak ng, Lord, bigyan mo naman po kami ng another son. Lord, bigyan mo naman kami ng another son na magmamana. Tuparin mo naman po yung pangako mo. Lord, bigyan mo naman po kami ng another chance to have another son. And here comes Seth. And God has appointed for me another offspring instead of Abel. Okay, tingnan nyo. Ba't hindi niya sinabi in place of Cain? Pero sabi niya, in place of Abel. Kasi nga po, siya po yung magpapatuloy ng righteous line. How would I know that? Kasi po sa verse 26, 25 yan, may verse 26 yan. Paano natin matitiyak na si Seth ay magiging matuwid? Akala niya, akala ko matuwid si Cain eh. Di ba? Naturuan naman eh. Pero nagpariwara. Si Abel, tinuruan ng matuwid, namuhay ng matuwid. Oh, walang katiyakan pala sa dalawa. Pero pinag-pray niya po, tinuruan siguro, pero doon ko po nakita sa verse 26 na dito, nakagain po siya ng better perspective, ng good hope, at alam niya, destiny po ni Seth ito. Okay? She gained a son to destiny. Sa verse 26, sabi niya, at that time, men began to call on the name of the Lord. Tingnan natin sa verse 26 yung buo niya. To Seth, also a son was born. Nung si Seth pa lang, hindi mo pa mapansin, hindi mo makita, pero nung nagkaanak na po siya, at ang pangalan ng kanyang anak ay si Enosh. To Seth, also a son was born, and he called his name Enosh. Kailan po na naging, umpisa sila nagtumawag sa Panginoon? Nung nagkaanak na siya. Naging matino na, maral, naging mature na siya.
Okay, kasi dito, nung bata-bata pa si Cain, wala pa yatang pamilya dyan eh. Kasi saka pa lang siya nagkapamilya nung later part, o sa gitna ng chapter 4 na yan eh. Tapos si Abel, wala rin pamilya na nakita natin, nabasa natin. Pero dito, nung nagkaroon na siya ng anak, at that time, the people began to call on the name of the Lord. Meron pong hope. A cry of hope calls for redemption, reconciliation, and restoration, which only God can give and provide. Yun po, nakita po yan ni Eva. Mga kapatid, mga minamahal, si Eva nanangis at umiyak siya, nagluksa siya. Pinagluksa niya hindi lamang po ang kanyang anak na si Abel nung namatay, pinagluksa niya rin po at iniyakan niya si Cain na nawalay sa kanya. Pero napalitan ang kanyang mga luha. Naghilom siguro yung kanyang mga sugat, I'm sure, hindi na siguro sure. At napalakas muli ang kanyang loob kasi nakita niya may pag-asa. At nakita niya po yan sa buhay ni Seth, puri ng Diyos. Amen. Yan po ang kwento at kasaysayan ni Eva. At napaganda nga po, no, kung mamarapan, idugtong lang po natin, na si Eva po, bago po siya tinawag na Eva, ang ipinangalan sa kanya ni Adan. Ang pangalan niya ay woman. Sabi natin sabay-sabay, woman. Okay. Ang meaning ng kanyang pangalan dun sa original na woman, Isha. Hindi po si Isha po ito ha. Isha-Isha lang. Isha. Si Isha, ang meaning niya is weak. Mahina. Okay? So, wag po nating mamaliitin ha, pero weak po ang pangalan, ang meaning lang. Pero, nung sa Genesis chapter 3 verse 20, the man called his wife's name, hindi na po generic na woman lang na mahina. Kundi tinawag na po siyang Eve because she was the mother of all living. Tinawag na po siya na from weak, now naging life. Mother of life. Giver of life. Living. Okay? So may mga tao na buhay nga, pero mahina. Pero kapag nagkaroon na ng talagang pagkilos at pagtrabaho ng Panginoon, okay, nagkaroon na talaga ng buhay at buhay. Parang si Adan. Si Adan po, nung hindi pa po si Adan, minold pa lang siya, kuwan pa lang po siya, ano tawag natin, putik. Saka lang po siya naging tinatawag na may buhay nung ibinuga sa kanya ng Diyos ang breath of life. When God breathed into his nostrils the breath of life, that's the only time that Adam became a living soul. Sometimes, dahil sa mga pangyayari, kalungkutan ng buhay-buhay natin, parang ang buhay, parang walang buhay. Tama? Buhay nga, pero parang walang saysay, walang kabuluhan, walang buhay. Not until God comes into the picture of our lives, that's the only time that life becomes really life because God is inside that life. Those lives, my life and all of our lives, purihin ng Diyos. Amen po ba? Kapatid, what God is saying, God is the God who gives comfort for the sorrowing. God is the God who grants hope for the hopeless. And God is the God who gives us grace for the guilty. Pag nagkasala, don't feel condemned, don't feel judged, don't feel na tayo ay talagang useless na po tayo. No, because in God, through Jesus Christ, His Son, we have hope. We have salvation. We have forgiveness. Kasi yan po ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Mothers cry about their home. Mothers kasi ito, tapos her, singular po yun, na mothers cry for their home. A mother, a brother, a sister, huwag po natin pong sasayangin ang ating mga luha sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung iiyak lang din tayo, magluluksa tayo o magtatangis tayo, umiyak tayo, manalangin po tayo para sa ating mga pamilya. Ikalungkot natin ang kanilang mga pagkapariwarang buhay, ang kanilang mga wayward ways, ang kanilang tinatawag na disobedient na mga attitudes and behaviors para sila din po ay magkaroon ng pagkakataon na mabago sila. Huwag mawawalan ng pag-asa. Amen po ba? Yan po. Huwag mawawala ng pag-asa na kaya rin po silang patawarin ng Panginoon, iligtas ng Panginoon at dalhin ng Panginoon sa pagkakilala sa Kanya. Let's go to the second story, another mother na hindi po siya, kala natin hindi related sa Christmas. Si Eve po, siya pong original na mother po ng Christmas.
Kung hindi, akala natin pag pinag-usapan ng mother ng Christmas, dapat si Mary yan ha. Oh, not this time. Okay, not this time. May pangalawa po, when mothers mourn, when mothers cry, they cry not just about their families or their homes. They also cry for help. Okay? Mga online audience, pwede niyong pakitype sa inyong mga chat boxes, sabihin niyo, help. May mga tao na kailangan na nila ng help, hindi pa sila tumatawag ng help. Ang tawag nila, saklolo. Pareho ba yung ibig sabihin niyong saklolo at saka tulong? Yung iba kasi, tulog. Okay? So, ito namang kwentong ito ay gusto ko pong pag-usapan po natin. Naka-record po siya sa Matthew chapter 2. Ito, Christmas story po talaga to. Rachel's tears that day within the vicinity of Bethlehem. Within the vicinity of Bethlehem. Okay, let me read to you. No? Quick. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, si Herodes, nung nakita niya na inisahan siya ng mga wise men kasi sinabi niya, hanapin nyo, nung naganap yung mga wise men, saan po ba pinanganak yung King of the Jews? Nagulantang si Herod. Okay, sabi niya, sinong King of the Jews? Ako ang king. Okay, so insecure siya, natatakot siya, baka papalitan na siya. Okay, sabi niya, pabalat kayo, pakunwari, hanapin nyo, pag nahanap nyo, isama nyo ako, okay, para sumamba rin ako sa kanya. Okay, yun ang sinabi. Pero, nung nag-reveal ang Panginoon sa mga wise men, sabi niya, huwag kayong bumalik kay Herodes kasi ang plano niya patayin. So, nag-iba siya ng daan. Kaya nung napansin niya, tagal na ng mga wise men, siya na, wala na sila. Naisahan ako ha. Patayin ang lahat ng bata na-check niya. Anong year 20, December 2019 yun eh. Pero nag-full-blown ng March 2020 yung pandemic eh. Okay, so 2 years old, pababa, patayin ang lahat ng bata. Yun po yun. When he felt that he had been tricked by the wise men, became furious and sent and killed all male children in Bethlehem, in all that region who were 2 years old under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Then, saka natupad daw ang hula, fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah, a voice was heard in Rama. Isang boses narinig sa Rama. Umiiyak, tumatangis, nagluluksa, Rachel weeping for her children. She refused to be comforted because they are no more. Now, sino yung Rachel na yan? Ang totoo na, kung pala, Raquel. Raquel. Sa English, binabasa natin Rachel. Sa original pagkasulat po niyan sa Bible, Raquel ang pronunsya. Si Raquel. Kaya tama pala sa Tagalog. Si Raquel po yan. Pa-English-English. Si Rachel. Okay lang din po. Rachel, it doesn't matter. Okay? Pero sinasabi ko lang, ito po si Raquel. Asawa po ni Jacob, si Raquel, at saka si Leah. Si Leah po, yung unang napangasawa niya, kasi ang ipinagtrabaho ni Jacob, na kwento na ni Pimans po sa isa sa mga preaching niya, na nagtrabaho siya kay Laban na tito niya at gusto niya na mapangasawa si Rachel kasi siya si maganda. Si Leah, siya si mabait na lang. Okay. Okay. Sabi ni Pima, hindi ganun kaganda na lang. Okay, para hindi masyado sarcastic. Okay? Hindi kagandahan. Okay? Kaso, mas panganay si Leah sa kanilang tradisyon, yung panganay. Kaya nagtrabaho ulit siya ng another 7 years para makuha niya si Rachel. Si Leah, nagkaanak na po siya ng Reuben, Simeon, Levi, at saka Judah. Okay? Etong si Rachel, hindi siya magkaanak-anak. Pero eventually, nagkaanak po siya ng Joseph. Tapos, nung paalis na po sila, doon sa Padan Aram kung saan siya nakatira with Laban na biyanan niya, sinama niyang kanyang pamilya, naglakbay po sila pabalik ng Jerusalem. Okay? So, ito po yung picture ng kanilang biyahe from kung saan, from malayong lugar, papunta silang Jerusalem. So, nadaan po sila ng Rama. Sabi natin, Rama. Oh, so, yung Rama is about, I think, sa nabasa ko, mga 5 miles. Okay? 5 miles from Rama to Jerusalem. Okay? So, yung Jerusalem to Bethlehem naman, mga about 8 miles, something like that. Okay? So, estimate na lang natin. Pero nung palakbay pa sila, parang si Mary, na habang naglalakbay, anong tawag natin doon? Yung nag-labor. Tama ba yung labor? Okay, nag-labor. So, nanganak po siya doon sa tinatawag na daan pa lang, di pa sila nakakarating ng Jerusalem, pero nasa Rama po siya. Okay? Yung kwento po ito, in Jacob's time, in Genesis account, separation may cause weeping. Yung pagkawalay, pagkahiwalay, pwede po siya maging sanhi ng pag-iyak. Kasi dito po umiyak. Tingnan nyo ito ah.
In Genesis 35 verses 16 to 20, dyan po totoong nangyari yung historically nakatotohanan yung nasa Matthew chapter 2. Then they journeyed from Bethel when they were still some distance from Ephrat, parang Bethlehem Ephrata, yun po yun ha. Raquel went into labor and she had hard labor. And when her labor was at its hardest, the midwife said to her, "Do not fear, for you have another son." O tingnan niyo po ito ha. Meron tinatawag na labor sa base form. Merong hard labor. O, di ba? Ano ang mas matindi? Yung hard o yung harder? O, di ba? Harder. Tapos meron pang sinabi niya, when at its hardest, yung tindi grabe. O, di ba? So, natutupad talaga yung nasa Bible na, "I will multiply your pains in childbearing." Pero tingnan nyo, nung umiyak na siya, hindi niya siguro maiere, ere ba tawag doon? Basta mailabas. Ah, umiyak. Pero ang totoo is this. Sabi ng kanyang midwife, kinomfort po siya, "There are words of comfort that are here." Sabi niya, "Do not fear, for you have another son." Hindi ba nakakabigay ng, anong tawag natin doon? Nakakapagpalubag loob, kahit anong hirap. "May gwapo ka na namang anak." Oh, pero ang sakit. Pero sabi niya, "Do not fear, for you have another son." And as her soul was departing, nararamdaman pala ng tao pag pala mamamatay na siya. Paano mo alam, pastor, nasubukan mo na ba? Hindi, gusto mo masubukan? Joke lang yun. Hindi, nandun kasi, as her soul was departing, nararamdaman niya. O, di ba? As her, parang sabi na lang natin, as she was dying, siguro yung hinahabol niya na hininga. Siguro alam niyo naman siguro yung kung nakaranas na kayo na malapit kayo sa tinatawag na nasa deathbed or yung parang naghihingalo na agaw buhay, yung parang talagang, siguro si P-Miles, marami ka ng karanasan ganun, P-Miles, nun sa tabi ka ng someone na malapit na. Kaya mo ba yun, P-Miles? Hindi mo kakayanin yun, no? So sad, nung namatay po yung nanay ko, wala po ako sa tabi niya. Okay? Nung buhay na buhay siya, nandyan ako. Nung nawala ako, nako, iniwan ako. Kaya masakit din po yun. Pero sabi niya, tingnan niyo ito ha. She was dying, she called his name Benoni. Sabi natin sabay-sabay, Benoni. No, bibigyan ko mamaya kasi may meaning po yung Benoni. Tinawag niya, Benoni! Patay. Benoni! Hindi ko alam. Pero sabi niya, but his father called him Benjamin. Nandito ba si Pastor Bench? Naku, hindi natin makakausap si Pastor Bench ngayon. Mamaya natin kausapin si Pastor Bench. Okay. Pinangalanan ng nanay, Benoni. Pero ang tatay niya, ayaw niya. Bakit kaya? Parang ako, pinangalanan ako ng tatay ko, Loreto. Ba't ganyan kayo makatingin? Ang pangit pala ng pangalan. Nanay ko, pinangalanan ako ng June. Baliktad din, oh. Whatever. Okay. May ganun eh. Rachel or Raquel died and she was buried the way to Ephrat, that is Bethlehem. And Jacob set up a pillar over her tomb. It is the pillar of Raquel's tomb, which is there up to this day. So, ito po yung Raquel's tomb. So, kung papansinin po natin, paano po yatras to? Ayaw umatras. Ayon, okay. Nanganak at namatay sa Rama, pero nilibing sa Bethlehem Ephrata. Diyan layo pa ng binyahe, di ba? Okay? Grabe naman yun, no? So, yun po yung lakbayin po nila. Pero huwag na huwag natin kakalimutan, si Raquel this time, umiyak po siya, she died giving birth while on the road to Bethlehem. Kahit na meron pong words of comfort ng kanyang tinatawag na midwife, pero hindi na po siya na comfort. Okay? Pag-usapan po natin yung tinatawag na bakit pinangalan ng Benoni. Ang meaning ng Benoni is son of sorrows. Anak ng pighati. Anak ng pagluluksa. Anak ng pasakit. Kasi yun nga eh. Yun ang naranasan niya. Yun siguro lumabas. Aray! Ano ka ba? Anak? Kung pagpipili ng nanay, kung sino ang dapat, kunwari, mamimili lang ang doktor, dapat isa lang ang mabubuhay, nanay o anak. Ikaw na nanay, anong pipiliin mo? Ikaw o yung anak ang mawawala? O, bakit mo kami tinatanong, pastor? May mga nanay, sasabihin nila, mas pipiliin nila
sila na lang mawala, di ba? At buhayin yung nanay. Pero umiiyak siya, hindi ko alam bakit po siya. Siyempre, masakit, pero I think, she was thinking, who's gonna take good care of my son, Benoni? Ganun kaya? Eh, sabi niya, son of sorrows eh. Dahil sa kanya, imagine niyo po ito, ah. Sinong gustong mag-celebrate o pinanak na the day that you were born was the day that your mother died? No one would wish that, tama? How could you celebrate your birthday on the day that you're gonna celebrate your mother's death anniversary as well? No one would like that. No one would choose that. Tama? Masakit talaga. Imagine that. Pero siyempre, tinakda ng Panginoon eh. Pero tingnan niyo po ang ganda ng pananaw ni, sino to? Si Jacob. Kung yun ang pananaw ni Raquel, pinalitan niya yung son of sorrow into, yung meaning ng Benjamin, if you would like to know, is son of my right hand. Son of my right hand. Yan po yun. Okay? So, ang buhay at its hardest may cause deep sorrow. Pero, at worst, it may cause our lives as well. Oh, yun ang nangyari kay Raquel. Okay? So, yung Benoni versus Benjamin, tingnan mo, with right perspective, we can experience life at its best. Bakit? A man of sorrow o son of sorrow, yun nga, itong si pinatawag na Benoni, pero hindi pumayag, si Control, patay naman na eh. O magpapangalan sa kanya ng Benjamin. Kasi nandito po nakita na ng vision at ng heart at declaration ni Jacob na si Benoni na pinangalan ng ay nagiging Benjamin. Ito po ang pinangalan niya na right, son of right hand. Leadership agad ang nakita niya. How did I know? Sa verse 27 ng Genesis 49, nung mamamatay na po si Jacob, nung ibe-bless niya ang 12 tribes of Israel, nung nandun sila sa Egypt, nung time ni Joseph na nandun siya as prime minister, tinawag niya lahat. May blessing siya kay Simeon, nag-bless siya kay Reuben, kay Simeon, kay Levi, kay Judah, kay Zebulon, kay Issachar, kay Naphtali, at Gad, so on and so forth. Kay Joseph, and yung dalawa, alam natin kwento na si Manasseh at si Ephraim na pagpalit niya. Pero itong kay Benjamin. Benjamin is a ravenous wolf. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Okay? Parang mabangis na hayop. Pero in the morning, devouring the prey. Sa umaga, trabaho, nakikipagdigma, nakikipaglaban, masipag, matyaga, talagang makikipagbaka. Pero at the evening, dividing the spoil. Sa gabi, doon siya nag-evaluate, doon siya consolidate ng kanyang mga bunga, ng kanyang result, at ng, yun po ang nakita na iblines ni Jacob kay Benjamin. At totoo po yan, because a right declaration will dictate or determine a better destiny. Kung hindi nyo po alam, marami pong mga notable at prominent descendants na naging great leaders sa Bible galing sa tribe of Benjamin. Pastor Benji, okay. Kung hindi nyo alam, King Saul, the first king of Israel, galing po yan sa tribe of Benjamin. Si Queen Esther, galing po yan sa tribe of Benjamin. Si Apostle Paul ng New Testament, galing po yan ng tribe of Benjamin. Hindi ko na po mababasa po yan, no? Because I'm running out of time. Nag-extra time na nga. Samuel chapter 9 verse 1 and 2. Esther chapter 2 po yan. Chapter 2 verses 5 and 7. Basahin nyo na lang po. Romans chapter 11 verse 1. And Philippians chapter 3 verses 4 to 6. Balikan nyo na lang po. And that's true na yung Benoni renefuse po yan ng isang great leader na Jacob. At ang dineclare niya, Benjamin. Ravenous wolf. Ha? Huh? Yung tinatawag na devouring the prey, ha? Yung mga biktima, yung huhulihin, talagang ginagawa ang the best para maging kanya, maangkin niya, but dividing the spoil at night time. So, kapatid, yan po ang kwento nung Jacob's time. Pero nung Jeremiah's time, meron uling pag-iyak po si Raquel. In Jeremiah naman, dito po talaga nailagay yung prophecy, yung hula. In Jeremiah chapter 31, verses 15 to 17, ito po, thus says the Lord, a voice is heard in Ramah. Naulit lang, lamentation and bitter weeping, Raquel is weeping for her children. She refuses to be comforted for her children because they are no more. Pero this time, si Raquel, hindi na po siya as the nanay. Ito po ay sinulat na po ni Jeremiah na bilang writing style niya po siya,
pero ginagamit niya po yung skill ng writing, yung literary means na ang rinerepresent ni Raquel is yung nanay po ng Israel o ng Judah. Lalong-lalo na yung two tribes, the Judah and the Benjamin. Kasi nahati nga po yung Israel sa dalawang tribo, di ba? Yung 10 tribes at saka yung two tribes. Okay? Yung mula Reuben hanggang kay ibang tribes. Pero ito, ang tribe lang na ito is si Judah at saka si Benjamin, yung northern, southern tribe ng Judah. Okay? Kaya si Raquel during this time sa Jeremiah 31 verses 15 to 17, Raquel weeps over her children, hindi na dahil namatayan siya ng anak, kundi in the, this time because they are being led into captivity. Dahil sila po ay kinautibo. Yung unang grupo, yung 10 tribes, pinarusan sila ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Sabi natin, matigas ang ulo. O, pakiulit, wag lilingon sa katabi. Matigas ang ulo. O, kasing tigas ng bato, sing tibay ng semento. Sana naging warning para sa mga southern tribe, Judah, ang Israel, kasi sila po ay na-captivate na ng mga Assyrians noong 722 BC. Eh hindi sila nadala, hindi sila nakaget ng lesson. Kaya pinarusahan din po ng Panginoon ang mga two tribes na to, ang southern tribe, ang Judah. Kaya Babylonian naman ang magka-captivate sa kanila at they will be put into exile. Pero sabi niya dito, the very spot where she was buried, itong si Raquel, dun siya. Bakit? Malalo niyong map kanina, yung Rama nasa taas, north, tama? Nasa gitna, Jerusalem, tama? Nasa baba, Bethlehem, tama? Tama o tatamaan kayo? Okay. Okay, so yan. Okay, so, nasa Jerusalem po sila, madedeport sila sa Babylon. But they have to pass through Rama. Yun po yung daan eh, tama? So parang staging point o parang stopover. So sa Rama po sila, when they stop there, doon, parang in that sense, literary style ng writing ni Jeremiah, doon sila nag-stop, near the site ng tomb ni Raquel, umiiyak si Raquel dahil sa anyang mga anak na umiiyak kasi magsasuffer po sila. They will going to suffer for 70 years of captivity. Yung limang araw lang, dalawang araw lang na minsan na false alarm kami nung false alarm, false positive na, uy, na-expose ka sa ganito, mag-quarantine ng 2 days, daw sa small room lang. Si Oblate, tsaka si Olive, tsaka ako lalong-lalong, gustong-gusto kong pumunta. Eh, hindi, quarantine muna eh. O, di dyan lang muna. Ilang araw lang po yun, P. Miles, ilang araw lang yun, Kuya Ronald. Ito, 70 years of quarantine. Okay, gets mo natin? Kaya tayo, pag nagre-reklamo, ilang araw quarantine, 14 days, reklamo tayo ng reklamo. Pero sila 7 years. Ang sinasabi ko lang is, iniyakan po yan ni Raquel. Because she knew in her heart, as a nation, how hard it would be for them to be captives, to be under the rule, cruelty ng mga Babylonians. Eh wala, bunga po yan ng katigasan ng ulo, sintibay ng semento, sintatag ng bato. Ang tigas ng ulo po nila. So, ganun pa man, sabi natin, buti na lang meron pong pag-asa. Ang sabi ng Panginoon after ng verse 15, sa 17 sabi niya, pero ang sabi ni Lord, keep your voice from weeping and your eyes from tears, for there is a reward for your work. Amen po ba tayo dyan? Wow, sabi niya, stop crying, Raquel. Stop mourning. Stop grieving. Stop from your tears falling from your eyes, because there is a reward for your work. They shall come back from land, from the land of the enemy. There is hope for the future. Ang mga anak kong minsan, nagiging sanhi po sila ng pagdurusa ng mga magulang. Tama po ba? Hindi kayo naniniwala? Naging pasaway din tayo minsan, ha? Dahil sa ating katigasan ng ulo. Nanay San, mababait ang mga anak ni Pimon, saka si Nanay San, eh. Yung anak namin si Oblay, ang bait. Amen. Praise the Lord. Children can be cause of mothers or parents suffering and weeping. But the same mother or parents whose patience and hard work persist will gonna receive the reward and fruits of their labors, purihin ng Diyos. Amen? Pag makita po kayo ng wala nang mama mo, ate Pastora Gray, di ba? Pero kung buhay pang mama, mama would be very, very proud of you.
kung yung noon mo nag-aray at yung ngayon nag-aray ka na, na ibang-iba na, your mom would be very, very proud of you as your father is very, very proud of you, right? Ganun ka rin, Pastor Leia. Nung hindi ka pa pastora, proud na ang mama mo, edi lalo na po ngayon na very proud, di ba? So, but the same mother na umiyak para sa atin, the same mother na talagang nag-umiyak, nag-pray, at talagang nagbata para sa atin. Na ilang beses na tinuruan tayo, ilang beses na ginabayan tayo, dinisiplina tayo. Our suffering and sorrows are just momentarily, but God's comfort and rewards are going to last permanently. Yung binasa ko kanina sa atin, di ba? So hindi ko na po ulitin po yan. Human comfort can be refused. Pwedeng tanggihan ng mga nagluluksa, umiiyak. Dahil sobrang lalim, kahit na ano pa, no human comfort can really ease the pain ng kanilang nasasaktan pag sobrang malalim ang kanilang mga sugat. Pero wag na wag kakalimutan, divine consolation must be recognized. Kasi ang makataong pang-aliw, may limitasyon po yan. Okay? Discipline may be painful. Dinisiplina ng Panginoon, 70 years ang mga kone. Israelita, di ba? Tama? 70 years po silang na-disiplina doon sa Babylonia. Pero after 70 years, balik po sila. And the fruits are very powerful. Kaya sinabi niya kay Raquel, di ba? Stop crying. Stop from your tears. Okay, sabi niya, and the reward of your labor is coming. They'll come back and they will enjoy once again. So yun po yun, ha? Yung restore po sila ng ating Panginoon. Punta po tayo, as I end, yung pinaka-last na part. Nung time naman ni Jesus, yung una, Jacob's time. Separation may cause weeping. Yung pangalawa, in Jeremiah's time, ito naman po sa Jeremiah's account, yung suffering can cause the mother to weep or anyone. Pag suffering, talagang pagdurusa, iiyak ka eh. Lalo na pag matindi ang suffering. Pero in Jesus' time, ito talaga, in Matthew's account, yung pag-slaughter, yung infanticide. Infanticide ba tawag doon? Yung pinatay ng mga bata. Pesticide yung pampatay ng kuno, di ba? Mga peste, di ba? Ito infanticide, mga bata pinapatay. Okay, infanticide. The slaughter and the slaying would cause weeping. Talagang iiyak. Wala naman pong magulang, wala naman kahit mahal sa buhay. Pag namatay, natutuwa tayo? Wala. Talagang iiyak. Herod, when he saw that he had been tricked, talagang pinapatay niya. Kaya doon, para matupad daw yung, ma-fulfill yung prophecy sa Jeremiah o dun sa Genesis na nangyari, a voice was heard in Ramah, weeping with loud lamentation. Raquel weeping for her children. She refused to be comforted. Ayaw magpaaliw. Hindi dadan sa, kaya mo yan, Ate Weya. Hindi! Kaya mo yan, Pimals. Sinabi nung ayaw kong may mga tao dito eh. Leave me alone. Give me some space. I want privacy. O, di ba may mga ganun? Parang ganun. Di ko alam. Something like that. Because they are no more. Raquel this time weeps again. Pero this time over the slaughter of the children in Bethlehem. May nabasa po ako, maliit lang daw po na city or municipality. O sabi natin town po yung Bethlehem. About 3,000 kids. Or 3,000 population, I would rather say. During the time. Tapos, kaya po na mga lalaking 2 years old pababa. Kaya nilang. Pero imagine nyo po, nanay umiiyak dahil mga batang sanggol, bata na sanggol, mga sanggol, mga bata, murang gulang, musmus na isipan, walang kamuwang-muwang, pinatay, na wala silang magawa at walang kalaban-laban. Yan po ang ginawa. Children's cries, yung iyak ng mga bata. Yung nga lang ingay ng mga bata, naririndi na tayo, di ba? Children's cries are loud, but the mother's cries are the loudest. Sobrang, Ate Joanne, naranasan mo yung, naipit lang, kunwari naipit, naranasan na si Ross ba, anong pangalan yung isa? Si Ross Riyaj, naipit lang, di ba? Mas malakas, ano ba yan? Aray lang siya, aray, ano ba yan? Kasi iba talaga yung instinct ng nanay. Mother's cry the loudest. Ipaglalaban. Although hindi po lahat ng nanay ganun, dapat lahat ng nanay ganun nga eh.
Pero karamihan, kung hindi man lahat. A child's hurt may be deep, but the mother's pain would be deeper, far beyond compare. Yan po ang mga nanay. Imagine po natin, mga kapatid, the birth of Jesus led to the death of the many innocent children. Yung pagkamatay ni Jesus, pagkapanganak ni Jesus, di ba, Christmas, they're bringing good news of great joy. Pre-announce po yan. Glory to God in the highest. Gloria in excelsis Deo. Di ba, yun pong mga sinisigaw ng mga angels para sa mga shepherds. I-bring nyo. Kaya. Pero dito, in contrast, the birth of Jesus led to the death of the many innocent children. Can you imagine that? Pero praise God, the death of Jesus will lead to the birth of many sinful men to the kingdom of God. Kasi pinanganak pa lang si Jesus noon. Maraming namatay na bata. Masakit po yun. Hindi na po natin dinidiscount po yan. Pero dahil sa kanyang pagkamatay, pagkapanganak, lalaki po siya, tatanda po siya at the right age, at the right time, Christ will die on the cross. And this death will lead the birth of many sinful men, including you and me and all of us, for the kingdom of God. Yan po yung kwento ng Matthew chapter 2, verse 16, 17, and 18. Na alam nyo po, ito pong message natin, gusto ko yung summarize. At Christmas time, we may be confronted with sorrows. Tama, mali. Hindi po lahat ng Christmas masaya. Sana nga, maging ganun palagi. Pero what if, hindi po. At Christmas time, we may be confronted with sorrows. How would you respond? How would I respond? How would we all try to cope up with those sorrows? Itong tandaan po ninyo, Christ comes in our sorrowful moments. Pag may pumuntang tao, it's okay to refuse their comforting words, their comforting show of affection. Yung kanila pong mga comforts, kasi ang pinaka-best na pumunta at dumating sa ating mga sorrowful moments is no other than God Himself through Christ. Kaya nga ang pangalan niya, Emmanuel. God is with us. Nagiging buhay yung salita ni God na I will never leave you nor forsake you. Wala man si tatay, wala man si nanay, wala man si kumpare, wala man si kumare, wala man si kasosyo ng negosyo, wala man si boss, wala man si ma'am. Wala man si tito, wala man si tita, wala si lolo, wala si lola. At least nandyan si Christ, purihin ang Panginoong Diyos. Amen? Wala man si life group leader, wala man si pastor, wala man. Yung mga taong inaasahan natin na dapat nandyan nung tayo pinagluluksa, nung tayo umiiyak, nung tayo nagpipighati, nung tayo nahihirapan, nung tayo nananangis. But Christ comes in our sorrowful moments. Don't reject that. Don't take that for granted. Welcome it, accept it, recognize it, purihin ang Diyos. Because Christ comforts the sorrow. Hindi lang siya nandyan na nakatunga nga lang. Ah, nagluluksa ka. Ah, umiiyak ka. Ah, nahirapan ka, no? Because we don't have a high priest who cannot be sympathized with all our infirmities. Hebrews chapter 4. But in all points, was tempted like us, yet without sin. Wala siyang hindi naranasan na naranasan ng tao, isa lang, except magkasala. Nagutom ka, naranasan ni Jesus Christ ang nagutom. Pinagtawanan ka, pinahiya ka, iniwanan ka, pinabayaan ka, sinaktan ka, binetray ka, lahat ng karanasan ng tao na negatibo, masasakit, iiyak mo, masasaktan, lahat naranasan ni Christ. But yan ang assurance niya. We do not have a high priest who cannot be sympathized with all our infirmities. But in all points, just like we are, was tempted, went through all of those. Pero hindi siya bumigay because He is with you, Emmanuel. God is with us, Christ. When mothers mourn, they cry about their home and family. When mothers mourn and cry, they cry for help. Humingi na si Raquel, humingi po siya ng tulong sa Panginoon. Nung siya po ay mamamatay, Lord, sorrow, pero yan, tinulungan siya. Si Raquel, yung nation ng Israel, yung motherland, na nung sila madedeport, Lord, help us, remember us. After 7 years, restore sila ng Panginoon. Dito, umiiyak na si Raquel o yung mga nanay, humingi sila ng tulong. Yun nga, may ipinanganak na Jesus Christ. Medyo matagal lang na panahon, 30 years siguro, 33 years muna ang antayin before na matupad yung pa. During the time of Christ, masakit po yung nangyari din sa kanila. Baka hindi nyo alam, umiiyak din si Mary. Kala natin nag-rejoice lang si Mary.
Imagine kayo po, ipapanganak kayo tapos walang ospital. Naranasan niyo po yun, meron kayo mahal sa buhay. Itong time ng pandemic, gusto niyo itakbo yung mga mahal niyo sa buhay dahil sa karamdaman. Wala pong nag-o-open na ospital. Hindi naman walang nag-o-open, walang tumatanggap pala. Open ang ospital pero na-close. Meron nga rin open na-close. Why? Open nga, pero puno. Wala kang magawa eh, tama? Po, hindi po natin naranasan pero nababalitan natin. Ang sakit-sakit, besh. Gusto mong ipasok yung isang mahal mo sa buhay. Pumasok sa ospital pero hindi makapasok kahit may doktor, kahit may gamot, pero puno dahil sa COVID-19. Tama po ba, mga online audience? Kung hindi po kayo, baka may kakilala po kayo. Same thing happened. Ang iniiyak marahil ni Mary noong time na yon, wala man lang magpapasok. Lahat ng doors, kinatok, lahat ng inn, lahat ng hotel, lahat ng hostel, ano ba, hostel ba? Hotel, motel, lahat ng tell it. Oh, we all have it. It's all closed. Ang meron lang naka-open, Sabsaban. That's where he was born. Kaya doon po natupad yung, ano nangyari? John chapter 1:11. Ang alam lang natin, John chapter 1 verse 12. Those who received him gave him the power to become children of God. We did not know, siguro, or hindi tayo familiar. Verse 11. He came for his own, but his own received him not. So sad, the King of Kings and the Lord of Lords, dumating para iligtas sila. To become their ruler, to become their lord, to become their king. Pero rineject po sila. Pero pasalamat tayo. Alam niyo po, sabi na, pasalamat. Sabi niyo, thank you. Parang pangit na thank you yun ha. Rineject ng Israel, pero dahil sa kanilang pag-reject, nadamay ka at nadamay ako. Naibaling ng Diyos sa mga Gentiles na tulad na tulad ko para maligtas din tayo, purihin ng Panginoon. Amen po ba? May kagandahan din po to. He came to his own, but his own people did not receive him. Dahil nga po rineject, yun no, natupad po yung verse 12. Sino man ang tumanggap sa kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sana wag na po maulit na umiyak din si Mary. Saan ko ipapasok? Saan manganganak? Noon po, sabi ko, palagi kong ginagamit to, kumakatok si Mary at si Joseph para papasokin. Hindi nila alam kasi na si Jesus Christ ang ipapanganak. Siguro kung alam lang nila, baka nag-agaw niya. Kumakatok kami sa bahay ninyo. Kung alam mo si Jesus, ipapanganak ni Olive, dito ka na, maipanganak. Dito ka na. Kasi Lord of Lords, King of Kings eh. Kung si Mayor Isko, si Manny Pacquiao, pupunta sa inyo, dito na lang kayo mag, meeting advance eh. Kung ayaw na sa Quezon City, dito lang sa Maynila. Nari, ganun lang. Parang, kwan yata yun na, politiko yata yun na. Mali, wrong. Okay? We welcome mo eh, kasi kilala mo eh. So, naiintindihan natin na hindi po nila tinanggap si Jesus kasi hindi nila alam. O si Mary at Joseph. Pero ngayon, kumakatok sa pintuan, hindi para maipanganak na sanggol at bata. Kumakatok sa pintuan ng puso natin, Jesus, bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, para maging tagapagligtas mo, tagapagligtas ko, hari mo, hari ko, Panginoon natin, para tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag na sana pong maulit, natanggihan at i-reject po siya. Don't close your hearts. Open your hearts to Jesus so that we can experience yung message ng Panginoon. There is comfort for the sorrowing, there is hope for the hopeless, and there is grace for the guilty. Kapatid, hindi natin ma-underestimate yung power, yung value ng iyak ng isang tao, ng magulang. Pero dapat ang iiyak po natin, iiyak natin hindi sa mga walang kabuluhan. Home, family is worth crying for and fighting for. Amen po ba? At pag tayo po'y umiyak, hindi po nakakaya nang humingi tayo ng tulong. Lord, hindi ko po kaya. Lord, tulungan niyo po ako. Lord, i-bless niyo po ako. Amen po ba? So hindi ko po alam kung ano mga pinagdaraanan po natin sa buhay. Ha? Baka meron po kayong mga pasakit ng nagdaan o maaring iba kasalukuyan, nawalan ng trabaho. Pwede pong iyak po natin yan sa Panginoon. Nalugi ang ating negosyo. Pwede po nating iyak yan sa Panginoon. Hindi ka po nakapasok this year sa iyong paaralan dahil wala pong pangpaaral dahil nga sa mga nangyari. Pwede po natin yan iyak sa Panginoon. Maaring mayroong karamdaman ng mga mahal natin sa buhay, iyak po natin yan sa ating Panginoon. Maaring mayroon po tayong mga nawalay na mahal natin sa buhay na we thought we can survive this pandemic, we still with them, pero nawala po sila. God can understand your pain. I may not understand. Other people may not understand, but there's one I'm sure who could really understand beyond what you thought and imagine na may nakakaintindi sa'yo.
No other than Jesus Christ. Jesus Himself. Jesus Himself. Siya lamang po na ipinanganak sa sabsaban, pero siya po ang Panginoon at ang ating Diyos na buhay. So friends, champions, VIPs po natin, online and on-site audience, let me just leave this to you. Let Christ's divine comfort stop our deepest cry. Malalim man ang ating hikbi, malalim man ang ating iyak, malalim man ang ating sugat, masakit man ang ating pinagdaanan o maaring pinagdaraanan. Pag wala kayong pinagdaanan at wala kayong pinagdaraanan, huwag kayong mag-alala, darating po yan. Sana po by the time na dumating po yan, ready na po tayo. Amen po ba? Because now you know that Christ's divine comfort will be sufficient enough, would be powerful enough, would be great enough, would be available enough for you and for me and for all of us. At any time, at any moment, you just cry for help and ask Him, Lord, I need you. I need you. There'll come a time that no more tears, no more death, no more mourning, no more crying, and no more pain. So wag po nating i-underestimate. I would like to close this message with a story na alalang-alala ko po na ang nanay ko umiyak sa akin nung pinanganak po ako, for me. Pero meron pa pong isang sobrang malapit sa puso ko na umiyak po para hindi lang sa akin, kundi para sa pamilya ko. Ito po ang aking lola, nanay po ng nanay ko. Kung kanina hindi kayo makapaniwala, nanay ko po yung sa picture ito, siguro maniniwala kayo, lola ko na to. One of the stories that I cannot forget with my lola is one time when I was 10, I'm not sure kung 10 years old or 12 years old po ako noon. One night, umuwi po yung tito ko, kapatid ng nanay ko, na bangag. Alam niyo yung bangag? O wag lilingon ng katabi, alam niyo yung bangag? Kasi po, napasama siya sa barkada niya na nagmarihuana po sila. During that time, marihuana pa lang, hindi pa uso yata bato. Semento na yata uso noon. Pero it was a time na umiiyak po siya kasi tinuruan niya yung kanyang mga anak na maging matino. Pero all of a sudden, yung binatilyong anak niya, naka-high. Umiiyak din po yung tito ko. Nagsusumbong lang sa nanay niya, humingi lang tulong, samahan mo lang ako. So all throughout the night, my lola, my tito, and me were there in the room. Sinasamahan lang po namin siya. Kasi umiyak po siya, natatakot siya. Ganun pala yung pagkakuan, kapag naka-high sa marihuana. Gusto kong subukan eh. No. Gusto kong subukan na makipagkwentuhan kayo talaga. So, paulit-ulit yung sinasabi niya. Pero my grandma was praying. Ayan naman po ito. Diyan po ba nilibig yung lola niyo? Hindi. After that, tandang-tanda ko every single day, 4 o'clock in the morning, kasi nakatira po kami sa old house na mayroong yung lumang bahay ng mga parang Kastila. Alam niyo naman siguro yung ganun. Isa sa mga, wala akong namana kayamanan sa lola ko, sa nanay ko. Isa sa mga namana ko is this baul. Literally, nasa bahay po namin yan, nasa Machensa po yan. From the province, dinala ko po yan, wherever I go, I bring. Bakit napaka-memorable po nito? Yan po ang altar at prayer closet ng lola ko. Pagkakapay niyo po yun, bakas sa kanyang face, yung mga luha ng lola ko, every 4 o'clock in the morning, praying for all of us. I hear it kasi yung bahay namin, kahit na malaking second floor, pero ding-ding lang, pagitan o kontratina lang ng Diyunan. Every single day, lampara pa lang yung degas pa lang ang kon namin noon. Ganun nakatanda si Pastor. Naririnig ko pangalan ni Nay, ni Tito, ni Tita, kaming mga apo, mentioning all our names that we may come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Yung tito ko na yun na iniyakan ng lola ko. 3 times naging kapitan po siya. And now, pastor na po siya. Siya po ang unang nagbigay sa akin ng opportunity na mag-preach sa church namin, sa young people noon. Tinuruan niya po ako paano gumawa, kahit na parang mali-mali yata noon. But this time around, kami na po ang nagtutulungan para maturuan din po siya na mag-preach. That's the power of mothers mourning and crying over their homes and over the help that they are needing. And I hope you and me, this Christmas time, I may not know what will you be going through, what you're going through, and what will you be going through, or what you have gone through. But ang assurance is, God will always be available. Darating naman ang panahon, no more tears, no more crying.
I heard a loud voice from heaven saying, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them and they will be his people. And God himself will be with them as their God. He will, pwede ba pakibasa natin lahat po yung verse 4? Sabay-sabay po tayo. Ready? Get set, go. He will wipe away every tear from their eyes. And death shall be no. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. Darating din po yung panahon. Pero kung hindi man mawala pa ngayon, mawawala yan pagpapayagan natin si Lord ang pumunas ng mga luha ng ating mata at magpahilom ng ating maso. There's strength for the weakness, Freedom for your pain. Healing for your bruises. Easing and relief for your pain. There's reward for our labors. Release when we are bound. Let us just give them all to Jesus and God will gonna turn all around ang ating mga buhay. Purihin ng Diyos. Amen po ba? Amen? Palakpan nga po natin ang ating Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, ikaw po ang Diyos at Panginoon na siyang nakakaalam ng aming pinagdaraanan, ng aming mga pighati, ng aming mga pagkasawi, pagkabigo, ng aming mga pagkawalay, ng aming pong mga pasakit, ng aming mga sorrows, griefs, ng aming mga mournings, ng aming deepest cries, O God. I pray that maging buhay at totoo ang mga salita niyo sa mga panahon na kami po ay we tend to refuse our the people who are trying to comfort us the best they can. Because Lord, we felt sometimes na mas magandang may space kami, or sometimes we felt like hindi na kami talaga mako-console, hindi na po kami mako-comfort sa sobrang lalim, sa sobrang sakit, sa sobrang laki, grabe ng aming mga pinagdaraanan. Lord, whatever these are, our wishes, ang mga gusto namin na gawin would not be sufficient enough to reach out to our sorrowing, grieving, mourning, and suffering na friends, brothers, and sisters namin ng mga Horizon Champs. But Lord God, be the one to really let them experience. Ikaw po, Panginoon, ang magpa-experience sa kanila na maging totoo yung Emmanuel. God is with us. That whenever we are in tears, we are in distress, we are in sorrows and grieving, Lord God, nandyan ka palagi. Na pag may nawala, may ninakaw ang kaaway, may pinatay ang kaaway, at meron pong sinira ang kaaway, you can repair, rebuild them, restore them, you can reconcile them, Lord God, you can redeem them, and you can even resurrect them if that would be necessary. So Lord God, I pray na lahat po kami ngayon today, as we approach this Christmas, Christmas 2021, hindi pa rin ganun ka, still unpredictable, Lord God. Wala pa rin katiyakan, wala pa rin guarantee. Pero kahit papaano, nagpapasalamat kami, medyo mas maluwag-luwag na rin po. Pero Lord God, kung meron man sa amin ang daraan ng ganitong pinagdaanan ni Eve, pinagdaanan ni Raquel, Lord God, will you be still the Jesus and the God of Eve, the God of Cain, the God of Abel, the God of Seth, the God of Adam. May you still be the God, Lord, of Raquel. May you still be the God, Lord, of Joseph, the God of Benjamin, Lord, the God of Mary, and the God of Israel, and the God of your people, na pagkailanganin ka namin, you will always be available, at mararanasan nga namin ang pagpapala mo. Blessed sa every one of us, Lord, today, as we depart from this place, may we experience your joy in the midst of our suffering, in the midst of our distress, in the midst of everything na inconvenient at mga hindi po tumutugma sa aming pong mga pananaw na mga pangyari at kaganapan po namin. When trust our lives unto you, each and every one of us. May I request each and every one of us, tumayo nga po tayo sa Panginoon. And Lord, here are my brothers and my sisters standing before you. Embrace them. Hug them, O God. Comfort them if they are needing comfort. Because sabi po sa iyong salita, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Iparanas mo sa amin. Pag kami naman po, may mga, kung karamihan sa amin, nakakaranas naman kami ng okay, enjoyable,
blessing, favor naman po ang aming Christmas. Allow us, Lord God, to be grateful and to be thankful to you, O God. At pag yan po naranasan namin, Lord God, ay palaging punuin mong puso namin ng worship, ng thanksgiving, papuri at pasasalamat sa iyong harapan. O Diyos, tanggapin mo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Inaalay at inandog po namin sa inyo. Anumang nagawa, anumang na-accomplish, Lord God, we are very, very careful to give you back all praise and thanksgiving. Depart. Allow us, Lord God, to depart from this place with full of blessing because inuna ka na namin at i-apply po namin to sa aming araw-araw na buhay. We are declaring and blessing these brothers and sisters, Lord God, for a blessed, prosperous, enjoyable, joyful na Christmas 2021 this time, Lord God. And even the 2022 that is coming, magiging favored at blessed din po, Panginoon. Pero in case, Lord God, na meron pa rin mga aberya at meron din pong mga di ka nais-nais na pangyari, prepare us. Make us ready and allow us, Lord God, to respond properly, biblically, and godly, in godly way for your glory and your honor alone. Thank you so much. Let me bless you, brothers and sisters. May the Lord God bless you and keep you. May the Lord God make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord God look upon you with His favor and His blessing. Because to Him who is able to keep us from falling and to present us unstained with His glorious presence with exceeding joy, to the only wise God, let's all give Him back honor, glory, praises, and thanksgiving in Jesus' name. Everybody will say, amen, amen, and amen. Okay, so, bago po tayo mag-congratulations sa speed of implementation natin, ito lang. What is your deepest mourn or deepest cry, either in the past or at present? Pwede ba ninyong i-share openly sa inyong life group or sa inyong grupo? Okay, please openly share this cry with your groupmates. And how you can apply yung word ni God, no, anumang prinyo na pulot natin, in your current situation related as we celebrate our 2021 Christmas this time. Amen po ba? Okay, so mag-share po tayo. At sa susunod na Sunday, Christmas message din po, babalik ang ating tatay. Okay, look forward po natin. Warrior is a Child, December 19, 2021. Pero afternoon service lang, 2 o'clock, tsaka ganun lang naman talaga, 2 p.m. at tsaka 7 p.m. po. Horizon FB Live sa 2 p.m., Horizon YouTube naman sa 7 p.m. po natin. Okay, so face a friend, face a brother and a sister close to you. Sabihin mo, congratulations! Because success begins on Sunday. God bless you. See you next Sunday. Growing closer with the Word. Experiencing God in the convenience of your home. Magsama-sama tayo every Sunday sa ating Horizon Facebook Live. Hatid sa inyo ng Horizon Online Experience. Manood, makinig, and discover your best life by His best love.